Sabi nga ng isang Chinese philosopher. Paki-comment nga below yung pangalan, hindi ko po alam eh. Know your enemy. Oh, okay. Hindi yun natin sinasabi na kaaway natin ang BIR. Hindi rin natin sinasabi na kaaway natin ang sino mang official ng BIR. Ang sinasabi natin, kung enemy mo ang graft and corruption sa taxation, eh dapat pakinggan mo ito. So para maintindihan natin kung ano ang policy direction ng ating BIR sa kasalukuyan, kailangan nating maintindihan yung namumuno. So ang topic natin is understanding and predicting the decision of our BIR official. Nag-declare po ang ating BIR official na meron pong mga ghost. Ayun. Ghost certified public accountant. At ang sabi, aggressive and fearless enforcement of the law. Ang ganda ho nun. Aggressive and fearless. Walang kinatatakutan. So, para maintindihan natin ang ating kagalang-galang na commissioner, kailangan nating intindihan saan siya nang gagaling. Okay? To predict the future, okay, you must understand the history. Okay? So, mag-ingat kayo mga certified public accountant kasi may run after fake transaction. Okay? Ang isa hong fake transaction ay yun hong financial statement. Sa 35 years ko po o more than 35 years na po tayo na nagiging tax specialista sa iba't ibang klase ng tao, ang problem ho talaga ay financial statement. Ibig sabihin ang tanikala o yung chain na nagpipigil na maging free ang isang tao ang financial statement. So, pag-aralan ho natin yung revenue memorandum 38-2023 kasi nandoon daw yung utak ng ating bagong commissioner. Sino po ang bagong commissioner natin? Ito po, siya po ay si Romeo D. Lumagui Jr. Ayan po yung picture niya. So, pag-aralan natin siya. Ngayon po, nag-invite ho ako ng collaboration with CPAs, mga bookkeeper. O, nakita nyo naman yung mga previous kong video. Ako po ay TESDA bookkeeper. So, ang puso ko ho nasa mga bookkeeper. Ang problem ho sa bookkeeper, makikita ho nyo rito. Ito po yung apat na problema ng mga taxpayer sa bookkeeper. So, kung isa ho kayo dyan, kayo ho ay hindi bookkeeper, kung hindi, ang tingin ho ng taxpayer sa inyo ay problema. For details, naghahanap po tayo ng mga bookkeeper, pwede ho nyong puntahan yung ating ka-taxpayer Facebook because nangangailangan po tayo ng mga competent bookkeeper. So, please, join me. Ayan ang important message ko sa kanyo. So, ito pong ating bagong commissioner, galing daw po. Paki-click lang ho ninyo yung heart emoji para ho mag-spread tayo ng love sa ating Pilipinas na mahal. So, ito po raw ay galing sa Regional Investigation Division. So, dito pa lang malalaman mo na ano ang kanyang kaugalian, ano ang kanyang training at bakit aggressive and fearless enforcement ang gusto niya. So, isa ho siyang hepe, sabi. Hindi ko ho pa naku-confirm. Paki-confirm nyo nga ho, kailan ho siya naging hepe at kailan siya tumigil pagiging hepe ng Regional Investigation Division na alamin din ho natin saan ho siya na-assign na region kasi regional eh, oh. So, ang kanyang trabaho is develop criminal tax cases. Makikita nyo, nung pag-upo ng pag-upo niya, ay nagkaroon ho siya ng mga raid. No? Nag-file siya ng mga criminal cases doon ho sa mga nahuli. Ayan. Nag-conduct ho siya ng
investigation sa tax fraud case, kaya sinasabi na ang kanyang priority, hulihin daw ho ang mga CPAs. Okay naman ho yun. It's about time na bigyan ng pansin ang ang source ng problem ng maraming taxpayers. Yan po ang financial statement na fake. Okay? Nagawa ng isang fake na CPA. Ako po ay sumasang-ayon na panahon na po na linisin ang hanay ng mga CPAs. Ayan. So, nag-develop po siya. Nakita nyo naman, nag-raid siya ng isang opisina na nagmamay-ari daw niyan ay isang nagtitinda ng sapatos. Malaking-malaking tindahan ng sapatos at nami-make ng mga resibo. Ayan. Maganda ho yan. So, dito pa lang, 1, 2, 3, eh alam nyo na kung anong gustong mangyari. Kasi yan po yung kanyang history. Yan yung kanyang training. Ha? Kasuhan ng kriminal, mag-develop ng kriminal, mag-file ng kriminal sa mga buyers na fake ng resibo, sa mga sellers ng fake na resibo, sa mga fake financial statements na ginagawa ng mga certified public accountant, mga fake na books of accounts na pina-file, na ginagamit ng mga fake na bookkeeper. Yan po yung kanyang mandato. Matalino ho siya kasi puro intelligence operation yung ginagawa. Ibig sabihin ho nun, ginagamit niya yung tax code. Maliwanag ho dyan. Intelligence operation of suspected criminal violators. So, saan niya ginagamit? Paano siya nagkakaroon ng suspecha? First, nagkakandak siya ng conduct ng surveillance. Kung mapapansin nyo, masyadong mainit ngayon ang tax mapping. Surveillance ho dyan. Ang tawag dyan ay short surveillance. Masyadong mainit ang mission order, yung offline kandado. Kasi yan po ay long-term surveillance. Yan ho yung dalawang ginagawa ngayon, prevalent ngayon ng BIR. Very aggressive and very fearless enforcement ng batas. Okay ho yun. Basta't in accordance with the law, go ahead tayo doon. Ngayon, kapag may mali naman itong mga law enforcers natin, mga revenue officers natin, itong mga BIR official, eh dapat din i-apply sa kanila ang aggressive and fearless enforcement. Bakit? Kasama ho yan sa trabaho ng ating BIR commissioner. Ayan po, kailangan mag-conduct din siya sa mga personnel ng BIR ng investigasyon. Lalo na doon sa nagbabiolate ng batas. Okay? Ayan. Isa pa is nagkakandak din siya ng arrest, raid, and seizures. Oh, okay. Nag-i-infiltrate po siya. Parang hook balahap. I-infiltrate niya yung mga sindikato. Napakadaming sindikato at isa sa mga namumuno ng mga sindikato ay yung mga CPAs din. Kawawa naman tayo kung ang hanay ng mga CPAs ay pinamumunuan ng mga sindikato. Okay, mga fake na CPA, umalis na po kayo dyan! So, para ho maintindihan ho ninyo yan, eh, pwede ho ninyong puntahan. Ay, ano ba yung pinupuntahan mo dyan, Mr. Tax Specialist? Pwede ho ninyong puntahan ito. Raw 3-2014 para mabasa ho ninyo yung kabuuan. So, ito po yung way ng ating bagong BIR commissioner sa para makakolekta ho ng tamang buwis. Yun lang naman ho ang gusto natin eh. Wala naman hong masama kung kokolektahin ang tamang buwis. Wag lang sanang gamitin ang aggressive and fearless enforcement sa graft and corruption. Mamang commissioner, napakarami hong sa hanay ho ninyo. Sir, linisin po ninyo, napakadumi. Kailangan nyo ng wales. Kailangan nyo ng martilyo. Kailangan nyo ng piko para matanggal ho ninyo yung nakakapit na mga graft and corrupt officials ng mga BIR. Sir, mingi kami ng tulong sa inyo. Ang dami niyan.
Imbestigahan nyo po, sir. Ipaki-comment nyo lang ho, mga ka-taxpayer, kung minamahal na i-discuss ko ho sa inyo ito isa-isa. Kasi nandito po yung detalye ng gagawin ng ating BIR commissioner sa mga susunod na araw. Dito ho siya training. Ayan po, puro tax fraud cases ho yung training ng ating BIR commissioner. Kaya expect na tax fraud cases o interesado ang commissioner natin. So, para maintindihan ho ninyo, ito ho yung babasahin nyo. Dati hong pangalan ay Special Investigation Division. Tinanggal na ho yan. Ginawa na hong Regional Investigation Commission. At mapapansin nyo ho dyan, tax fraud number 1, tax fraud number 2, tax fraud number 3. Wala hong wala hong item para sa ibang bagay, puro tax fraud. So, yung susunod kong video ay tungkol ho sa mga bookkeepers. Magtatayo tayo ng bookkeeping agency. Okay, bookkeeping for BIR compliance. Yun lang po ang trabaho natin. Tax bookkeeping for BIR compliance. Hindi ho tayo magta-tax bookkeeping sa financial accounting. Hindi ho tayo magta-tax bookkeeping sa managerial accounting. Kasi wala naman hong taong ikinukulong pag nagkamali kayo ng financial accounting. Wala hong taong kinukulong o taxpayer na kinukulong pag nagkamali kayo ng managerial accounting. Pero dahil ho tax fraud, aggressive, fearless enforcement ng tax code at tax fraud ang titira sa inyo sa mga susunod na araw, mag-tax bookkeeping for BIR compliance tayo. At nandiyan po yung mga libro ko, bumili ho kayo. At ang una hong gagawin ninyo, taxpayer ka man o bookkeeper, merong dapat kayong tax basis chart of account. I-discuss ko ho yan. May na-discuss na ho tayong video para dyan, pero may di-discuss ako in detail para ho dyan. Ano? Bumili na ho kayo ng mga libro. So, next time, i-discuss ko naman ang opportunity para sa mga tax bookkeeping. Mga competent person po yan. Kumuha ho kayo ng tax bookkeeper. At wag kayong kukuha ng fake bookkeeper and fake certified public accountant. With that, peace and happiness be with you. Ayan, masayang hanap buhay para masayang buhay. See you in my next video.